Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Remji, Romeo De La Fuente, Ken Dialogo, Mary Ariel Ganata, Kindos Lucañas, Ronald Berbosidad, Freddy Alejo, and Edwin Duvivar. Mga ka-teammate, kahit tayo nagulat rito, Stanley Pringle, ite-trade na ng Hinebra? So, anyare? And, Motaw Tua, to Blackwater bossing na nga ba? At muling makakasama ang dati niyang coach na ngayoy, coach na ng Blackwater bossing na si Coach Ariel Banguadia. So yan nga po mga ka-teammate ang ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat, huwag nyo po munang kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating videos at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. So about nga muna tayo rito sa napapabalita na si Motaw Tua ng SMB. So ayon nga sa nabasa nating report or post ni We Are PBA Updates, kung saan nakasaad nga rito credit po. Blackwater tries to acquire Motaw Tua in blockbuster trade. Banguadia already reunited with his other former players, Casio, McCarthy, Melton. So kita naman natin mga ka-teammate ang kakayahan ng isang Motaw Tua, no? Since nga nang dumating nga siya sa PBA hanggang sa mapunta siya rito sa San Miguel Beermen. So si Mo, matatandang nakuha yan ng SMB sa isang trade nga. Tapos, panahong dumating nga siya sa SMB, isa siya sa sinandalan nga po ng koponang to as a center nung panahong walang Junmar Pajardo, dulot nga ng injury na tinamo noon nito na umabot din ng napakatagal. Mahusay sa mahusay, etong si Motaw Tua. Kaya lang, mukhang may nagbago nga since nang dumating si Musselman sa SMB. Medyo nawala na nga siya minsan ng minuto dito nga sa koponang to. Ang nooy mataas na produksyon na laro ni Motaw Tua, ngayon bumaba na. Dahil ngayong 2021 to 2022 PBA Governor's Cup ay nag-a-average na nga lang po siya ng 1.40 points per game, 2.40 rebounds per game, and 0.20 assists per game. So sa ngayon nga po, di nga natin alam kung ano nga bang plano ng SMB kay Mo. Dahil kung tutuusin, sayang ito kung bibihira na lang ito magamit at baka pa kalawangin na rin ito kung ganito. Pero di rin naman natin masasabi, malay natin may plano pala ang San Miguel Beermen sa player na to. So kung ganon, bilang opinion nga natin dito ay baka nga magkatsansa pa ang Blackwater na makuha talaga itong si Motaw Tua na isa nga sa gustong gusto ngang makuha din ng dati nitong head coach na nasa bossing na si Coach Ariel Banguadia. So siguro kung target talaga ng bossing si Mo, pwede siguro ipalit ng Blackwater dito ay ang draft pick nila or future pick, dahil siguro naman isa ang team ng bossing sa maaaring makakuha ng first pick sa darating nga na PBA rookie draft. So ito lang naman isa sa opinion natin na mga ka-teammate. Dahil ang bossing, kung titingnan nga natin ang lineup nila sa ngayon, mukhang hindi sapat para sa isang Motaw Tua ang ibang player ng bossing. Dahil alam naman nating big factor na player si Mo dito nga sa team ng SMB. At hindi rin naman basta-basta papayag ang SMB kung sakali siguro. Pero lilinawin lang po natin na mga ka-teammate, di po natin minamaliit ang mga player ng bossing dahil talagang mahuhusay rin naman ito. At kaya talagang makipagsabayan, kaya lang kulang talaga sila sa big man. At yung Motaw Tua mga ka-teammate, kasi para sa atin hindi basta-basta makukuha ito kung maliit na value ang ipapalit dito. Kasi medyo malaking value na rin kasi itong si Motaw Tua. So kung kayo ang tatanungin mga ka-teammate, anong opinion nyo rito sa napapabalitang gustong makuha or makasama muli
ng bossing coach ang dati niyang player na si Mo Tau Tua. So ano sa palagay nyo? Makukuha kaya ng Blackwater bossing si Mo Tau Tua? Ano sa palagay at opinion nyo mga ka-teammate? At about naman sa sumunod nating topic, patungkol naman po sa kampo ng Barangay Ginebra. Matatanda ang si Stanley Pringle ay marami ng papuri ang natanggap nito sa kampo ng Ginebra, lalo na sa mga Ginebra fans dahil sa angking husay niya. Yun bang pag Philippine Cup, nagagawa niya ngang mala-import ang laruan at performance niya. Iba yung nabibigay niya kasi na production sa bawat laro niya eh. So si Stanley nga po, eto nga yung gunner ng Ginebra talaga at netong si Coach Tim para sa opensa. Dahil sa lisensyadong kung bumitaw nga ng bawat tira. Isa siya sa pinaka-importante ring player dito dahil sa pagiging mahusay na shot creator niya sa team. So matatanda ang kamakailan lang ay nakaisang laro nga lang po etong si Stanley Pringle para sa Ginebra sa 2021-2022 PBA Governors Cup. Dulot nga ng tinamon itong injury nung team practice nila na ininda nga nito at matatanda ang inihayag nga rin ni Coach Tim Cone na tuluyan ng araw pong out na si Stanley Pringle for rest of season matapos nga nitong sumailalim sa operasyon sa iniinda nitong tuhod. So marahil maraming nalungkot sa nangyaring yon kay Stanley. Pero mukhang may mas malulungkot pa rito ah. Dahil ayon sa nabasa nating report or post ni Basketball Update Trade and Rumor, Ginebra to recess Pringle health might get traded if the assessment is not good. Saang team kaya mapupunta si Stanley? So mga ka-teammate, medyo nakakagulat lang no kung tutuusin. Pero bilang opinion natin rito, mukhang para sa atin ah, malabo bitawan pa ng Ginebra ang isang Stanley. Dahil ang taas ng ibibigay na tong performance every game eh. Lalo na pag healthy ito. Pero kung halimbawa namang nagaya siya sa ibang player na paulit-ulit ang injury, eh baka nga matrade ito. Pero depende pa din yan sa management eh. Dahil tayo naman eh nagbibigay lang ng reaksyon at opinion patungkol sa report nating nabasang to. So kung kayo ang tatanungin mga ka-teammate, anong opinion nyo rito? Sa tingin nyo, pakakawalan ba si Stanley ng Barangay Ginebra? Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila, Remji. Romeo de la Fuente. Ken Dayalogo. Mary Ariel Ganata. Quindos Lucañas. Ronald Verbosidad.
Freddy Alejo. And Edwin Duvivar.